Tulog sa pader. May kamay na lumas. Ibusin na lang. Ibusin na lang. Narinig mo yun? Oo. Kaya ko nakakatakot. Sa may pangalawang mo si Leo. Hala ko, ako lang nakarinig. Narinig mo rin pala. Bakit kung kailan tapos na tayo maglaro, saka may mga nagpaparamdam? Ito yung nafe-feel ko every time na may mabigat na presence. Okay, so guys, ngayon ay nandito tayo sa sementeryo at ngayong araw na to ay November 1. Ngayong araw din ay maglalaro tayo ng isang paranormal game. Kaya namin sinakto sa November 1 dahil napaka-significant ng araw na November 1. Ito kasi yung pinakamataas yung paranormal activity at pinakamataas yung energy sa spiritual realm. Marami ang nagsasabi na sa mga panahong ito ay napakaraming mga witches at mga nagpa-practice ng witchcraft ang ginagamit ang araw na to para gumawa ng kahit anong ritual. Sa paniniwala kasi ngayong araw ay mataas ang spiritual activity, naniniwala sila na mas malaki yung chance na maging effective kung ano man yung ritual na gagawin nila sa araw na to. Kaya madalas din, itong araw na to ang ginagamit ng mga mangkukulam para mangulam. Sa mga sementeryo naman, napakarami din ang mga pagpaparamdam dahil ang sinasabi nila, kadalasan ang mga sementeryo ay merong mga portal sa spiritual world. Ang isang portal kasi ay nagbubukas kapag may concentration ng negative energy. At nanggagaling yun sa mga places na may mataas ang emotional concentration, kagaya na lang ng mga hospital at sementeryo kung saan dun naghahalo ang mga emosyon ng tao, kagaya ng kalungkutan, pangungulila, galit at kamatayan. Kaya madalas sa mga lugar na to, talagang ito yung mga puntahan ng mga ghost hunters at saka mga paranormal researchers dahil madalas nga na may nagpaparamdam dito. And dito namin napili na gumawa ulit ng isa pang paranormal game dahil nga sa saktong November 1 kung saan mataas ang spiritual activities and sa sementeryo din. At sigurado tayo na meron talagang mga negative entities sa lugar na ito. Ang gagawin natin na paranormal game ay yung Red Door, Yellow Door. Nagawa na namin ito ni Jabby at ni Hannah sa mga past vlogs ko. Pwede nyo yung makita, ilalagay ko yung link dyan sa may description. Nalaro na namin to, so alam na namin yung mga steps at gagawin kung paano laruin itong paranormal game. Kagaya ng sinasabi ko, every time na gumagawa kayo ng paranormal game, parati kayong mag-iingat at kailangan ninyong alamin lahat ng mga dapat nyong malaman bago ito subukan. Nandito sa vlog na to, ilalagay ko na lang dito yung steps and procedure kung paano gawin yung Red Door, Yellow Door. Pero sa mga hindi nakakaalam, ang paglalaro ng paranormal game na Red Door, Yellow Door ay para kang nag-hypnotize ng player. Bali, dalawang player ang kailangan para sa larong ito. Ang gagawin ng isang player ay siya yung mag-guide at siya yung mag-hypnotize at mapunta yung isang player sa trance, kung saan i-hypnotize ka at mapupunta ka sa spiritual world. Medyo nakakatakot nga lang itong larong ito dahil kadalasan ay may mga sumasamang espiritu sa paglalaro ng larong ito. So, ayan, kasama ko ngayon si Jabby. Siya ulit yung kalaro natin dahil siyang mahilig maglaro. So, ready ka na ba para sa Red Door, Yellow Door game? Ready na. Ready na. Okay, sige. So, magsimula na tayo. Bale, ang mangyayari dito is ako yung i-hypnotize and si Jabby yung mag-guide sa akin. Sa larong ito, kailangan kasi na may mag-guide kasi maaaring hindi ka makawala sa loob ng laro kung sakaling walang mag-guide sa'yo. So, yun yung isa pa na pag-ingatan ninyo. And, syempre, kailangan nyo talagang malaman lahat ng guidelines bago nyo ito laruin. Kasi hindi lang ito basta-bastang laro. Lalo pat, psychological yung larong to dahil i-hypnotize ka nga. Okay, so magsimula na tayo. Red Door, Yellow Door, any other color door. 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 Makapasok na ako. Ilang pintuan nakikita mo? Wala akong nakikitang pintuan. Puro red. Parang napipili mo sa lugar. Pero may isang pinto. May nakita ko isang pinto. Anong kulay ng pintuan?
Why? Pwede mo ba pasukin? Pumasok ako. Para siyang sirang kwarto. Mga basag na mga bintana. Ano pa? Mga sirang upuan. Ano napifeel mo sa kwarto? Nakakatakot siya. Parang bigat ng pakiramdam ko. Lumabas ka na? Hanap ko nito ng ibang pintuan. Para kung nasa hallway. Ano nararamdaman mo sa lugar? Kinakabahan ako. Bakit ka kinakabahan? May itim na pinto, pero nakabukas siya. May iba ka bang nakikang pinto? May green na pinto. Huwag ka pumunta sa may, sa itim. Tin ka sa green na pinto. Pumasok na ako. Anong napipil mo sa loob? May orasan. Lakas ka na. Lumabas ka na. Gising. May nakakakaba yun ah. Parang hindi ako magagalaw. Kaya nga. Pag may clock, hindi pwede yun. Kasi... Hindi pwede na... Hindi ka pwede magstay sa room na may clock. Kasi pwede kang matrap. Pinalabas kita. Totoo, hindi ako magagalaw. Nung nakita ko na yung clock, parang kapatungan ka na lang ako dun sa orasan. Naintindihan ko na bakit kailangan mo talagang magising na kapag may nakita kang clock. Kasi parang hindi makakagalaw yung katawan mo. Yung... Basta hindi ko alam. Parang nanikip yung dibdib ko. Ayun, tumataas yung balay ko sa bato. Yung balay ko sa bato? Yung mga buk-buk sa bato. Ah. Ano ka, aso? Parang may tao dun mo. Kanina ko pa naririnig may nagsasalita. Hindi ko pero makita kasi nakatutok sa atin. Hindi ko rin makita, nakatutok yung nakatutok ilaw. Nakatutok yung ilaw. Sa panggit. Ah. Or kung alam mo na delikado na, kailangan mo na akong gisingin. Gisingin mo din ako agad. Red door, yellow door, any other color door. 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 May parang mahabang hanggang. Para siyang gawang kahoy. Ano pa nakikita mo? Parang isang direction lang na pupuntahan ko. Parang tataas lang. Umakit na ako. Ano makikita mo? Tuloy-tuloy lang siya na hagdan. May pinto. Anong kulay ng pinto? Red. May kahoy na pinto. Pwede ka pumunta sa kahoy na pinto. Ang daming butas sa pader. Parang ang daming ulo na nakasilip sa pader. Gising ka na. Hindi naman siya yung parang ano, hindi siya yung nakakatakot na way. Mag last game ka ba tayo? Ikaw ba? Sige, ganun. Bale, ito na yung ano, parang final na try. Uh-huh. Red door, yellow door, any other color door. 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 Anong nakikita mo? Ang daming pintuan. May nakikita ka po bang iba? Pababa siya lahat dahil. Pababa? Wag na. Para siyang hallway, pero ang daming pintuan. Anong nararamdaman mo sa lugar? Nakakatakot. May nakikita ka po ba? May white door sa dulo. Pwede mo ba puntahan yun? Ang dilim niya. Sira-sira din lahat. Parang hindi ako mapakali. May nakikita ako sa room. Anong nakikita mo? Hindi ko alam kung malaking painting ba yun o babaeng nakatalikod. Lumabas ka na sa room? Alabas na ako.
may nakita ka sa hallway? Maraming kabao. Ano napifeel mo? Parang gusto kong buksan. Huwag mo nang buksan. Nagbubukas yung isa. Gumising ka na. May kamay na naman. Gumising ka na. Gumising ka na. Parang nasa horror movie. Alam ko ang likot lang ng imagination ko. Kasi ayoko kasi muna lumabas noon nung nandun ako sa may mga kabaong. Kasi para siyang mga kabaong na nakahilera. Ayoko munang lumabas kasi yung feeling ko, gusto ko siyang tignan isa-isa. Para kasi silang gumagalaw. Yung parang may something sa loob. Hindi ko alam kung parang funeral shop siya. Hindi ko alam kung na sa isip ko yun dahil saktong nasa cemetery tayo. Pero parang alam mo yun, yung parang pinipilit ako na nabuksan ko. May humahawak sa akin sa balikat ko dito. May humahawak sa akin, parang ginanon ako. Hindi ko alam kung ikaw ba yun, kamay mo ba yun. May humahawak sa akin. Habang nakahiga ako kanina. Kasi nung ginising mo ko, dun nagbukas yung kabaong. Sinabi mo may kamay. May kamay. Tapos dun ko din na feel na parang may humawak sa akin dito. Alam ko hindi mo kamay yun eh. Alam ko hindi mo yun kamay. Kasi dalawa yung nakahawak sa akin. Yung kamay mo. And meron tayong isa. Pero parang itong ginawa natin na red door, yellow door, parang mas kalmado siya. Kaysa nung last. Kasi nung last, ang aggressive. Ang daming ingay. Oo, ang aggressive ng feel mo sa paligid. Pero ito, parang mas kalmado siya. Pag cemetery din naman. Dahil binibless ito. And resting place din ng mga... So parang kinoconsider yung mga mismong puntod as parang holy ground. Kasi blessed siya. Okay, so yan guys, tapos na kami sa paranormal game. Medyo okay naman ako. Wala naman akong hindi naman siya ganoon ka-disturbing para sa akin. Kaso nakakatakot lang talaga yung last game. Pero overall, like okay lang naman. Kagaya ng sinasabi ko paulit-ulit, kapag gagawin niyo man to, kailangan malaman niyo muna yung mga guidelines. Baka hindi kayo makawala sa game kung hindi niyo alam yung mga ginagawa niyo. Bagay. Alam mo ba, sasabihin ako sa'yo. Kasi dito ba dun sa may dulo, parang meron siyang malaking, parang kubo-kubo. Nung papalapit na tayo dun, andun na naman yung feeling ko na ang sakit ng tuktok ng ulo ko. Pinatukan ko ulit? Hindi. Ito yung nafe-feel ko every time na may mabigat na presence. Kapag alam ko na meron at strong, ramdam ko sa yung parang ang bigat ng ulo ko. Kaya kayo hindi ako nagsasalita doon banda doon. Kasi... Nakita ko rin. Parang hinawakan mo yung ulo. Ang sakit eh. Ang sakit. Ang binatukan ulit. Ang sakit. Ramdam ko na parang ang bigat doon sa... Ano na yun? Sa pwesto na yun. Narinig mo yun? Oo. Kaya kung nakakatakot. Narinig mo pero yun? Miss Pookie talaga mga kaluskos. Eh, nung kakaluskos dun? Yun yun, dito. Dito banda yun eh. Yung tanong, diba? Sa may pangalawang musileo. Itapak mo. Kala ko lang nakarinig. Narinig mo rin pala. Bakit kung kailan tapos na tayo maglaro, saka may mga nagpaparamdam? Nakakatakot ka naman eh. Mom.